Sige, let's start. Good morning, everyone. So welcome for the research orientation. So basically, it's a reorientation na lang for you to be guided again for the research process as well as on how to email. So, but before na is a research process ta. Anyway, magyan magyapon ang how to email. So for the research process, step one basically is under sa inyong subject teacher and kamo as a researcher. So therefore, unsa inyong i-prepared na documents. Ang research agreement form, title proposal, questionnaire, title evaluation form, and assignment of research personnel form. So, si research agreement form, ang iyahang nawong iskani. Natay nakita na agreement form. Yes, ma'am. Sige. Sa research agreement form, palihog ko paki-check sa branch. Kung na-check si main, paki-uncheck ko. Then, butangan na to og tagum. Again ha, main, paki-uncheck, branch check, lagyan po ng tag. Oh, sorry, naputol na po ang net. Na ba'y makita? Naam. Sige. Balik ta, research agreement form is parang contract or agreement ninyo between sa amua and sa inyo ha. So, palihog ko pa basa because there are some information na ma-repeat lang man during sa atuang orientation ron. So, dapat diriya na part is na amo gibutang when mo mag-oral defense. Particularly sa ato ang outline proposal and sa inyong projected na final proposal. Dapat sa inyong gi-promise na gibutang diri as much as possible ma-execute yun na ninyo. Kasi nga, dira na to, dapat kami as a research personnel po is amo po ninyo siyang i-meet according sa inyong gihatag na proposal. Kamu man nag-project sa inyong timeline. So, ibutang diri So, in case dili ninyo siya ma-meet, so, pasabot ma madilid yun ta. But technically, delete na yun ang tanan, right? So hopefully, before mag-end ang second term, maka-outline proposal na ang tanang students. So lagyan siya ng date diri Then signature sa student, then date kung kano saan niya gisainan. Per individual ang pag-fill up sa form. Dili kay tulo ka pangalan, ibutang diri man ay permat. Dili po. Ang student is na ay per student is na aani na form. Then signan. Dili i-convert into Word file ang form. Kung ang form na to is PDF, PDF lang yun siya. Dili siya i-convert into Word file. Klaro ta, para dili ma-deform ang form. Nasabdan na to ang purpose sa research agreement. Yes, ma'am. Sige, balik ta. For the title proposal, nanay prerogative or discretion ang atong subject teacher kung unsa ang iyahang gamiton. So wala, dili man po siya standard ang title proposal. Okay lang na sa mo as long as nami copy sa mong office after sa inyong title proposal. So ang atong title evaluation form is si subject teacher po ang mag-evaluate. So kani siya. So lagyan, checkan niya po ang branch, lagyan ng tagong title ninyo. Proponent, which is inyong name, si advisor na bahala diria. Kung naman siya ipasulat sa inyo, ha, pwede nyo isulat diria or si advisor, which is inyong subject teacher. Sa research one, ang magsulat diria. Pangalan niya, date, kung kanong saan niya i-evaluate, signature. So dapat ma-secured ni siya na form. The next is assignment of research personnel. So kanin sa assignment of research personnel, pag once mag-submit na sa mo si faculty og monitoring na natong inyohang pangalan, title, etc. kay ginatagaan na mo sila og research personnel or research personnel assignment per researcher. So makita na ninyo dito which is kanang link na gihatag na ko sa inyo ha kaganina. Ma-access ninyo kung kinsa ang inyong advisor, kinsa inyong data analyst or statistician. Automatic kung inyong advisor, siya po si editor. Ma-access po niyo ang panel member 1 and 2. Then, sa atong routing form, naging na panel member 3. So kung kinsa ang inyong research
assistant, which is kung sa zone 1 ako, so therefore panel 3 gihapon ko, pero dire ay na niyo sulat eh, sa routing form lang to. So after is dapat mag-secure ta og signature sa ilaha diria. In case man si advisor or kinsa man sa ilaha wala nila gibutangan og date, pag send back sa inyo ha, please ko pabutang na lang ko. Kano sa nila gi-send back, it means maputo ang date. So kamo na lang ang magbutang. Then pangalan sa inyong research assistant, then approved by the dean. Kaya lang for the dean, dili na mag-sign or magpa-email sila din, kadaghan magud kaayo na ang ma-receive sa dean's office. So isa ang assignment of research personnel na i-drop ninyo sa drop box sa dean's office. Then baliki lang ninyo siguro after 1 week or try to ask na lang sa counter kung kanon sa pwede balikan para para makuha ninyo balik ang form. So in short, the rest is naka-e-signature except kay dean para ma-receive ninyo ni siya. So money siya ang mag-serve pod na kontrata ninyo between sa yung research personnel o sa researcher na mag-signify that you are accepted as their one of their or one of the researcher group na ati manuno nila. So, money siya. Again, balik ko na ko, ang editor o advisor, isa lang na siya katao. So, money siya ang sa title proposal na i-prepared. So, if ever na okay na ni siya tanan, kani is later pa ninyo mahibalan. So, unsa inyong buhaton kay subject teacher, i-email ninyo siya. So, by the way, ang ato ang pag-save sa file. So, example, dapat ay makita na word ay makita ba niyo akong whole screen? Nay makita na word file? Yes, ma'am. Sige, so assuming ha mo ni siya ang research agreement form. So pag mag-save ta, dapat naka-start siya always sa atong group number underscore unsa siya na form. Then if ever individually siya i-fill up, dapat naka-start sa apelyido sa atuang student. So example kani, kung ako ang grupo is group 10, so group 10, then Z, so naatoy nakabutang na H, pag H siya is hospitality, pag A ta is accountancy, HR ta is human resource, T M at or T is to reserve siya. Ang purpose lang nako is para kabalo ko asa mo na program na belongs. Pero ang yung group number is nakasumpay lang na siya tanan. If I'm not mistaken, accountancy is group 1 to 12 followed by HR 13. Next kay tourism. The next anak na grupo is HM. So para mas dali lang. So since individual man ang research agreement form, so let's just say kuan. O, mani iyang kuan. So, nasa'y kupya. So, tanang form na to, nag-start sa group number, which is kanisya, unsa siya na klase na form, then kung individual siya, dapat na ay apelyedo. Gets na to? Yes, ma'am. Sige. Okay, dara siya ha. So, for example, kani, the same. So, gisend na to siya kay subject teacher. Then, after kung nasend na to kay subject teacher, nag-web defense mo kay subject teacher, I believe. Then, after si subject teacher is gisend niya sa inyo ha, ang evaluation form, na siya notation or check, or gipamalihugad mo niya or what. Basta kay gibalik na niya sa inyo ha. So, after ana, kay gisend ni research, subject teacher sa ako ang katong guide, which is mauni. May pa ha. Kato akong ginapa-access sa inyo ha na monitoring. Kani siya. Kani, for example, kani sila. So mauni. Mauni yung group number. This is under sa accountancy na code na 2285. So mauni yung group number. Then na-adria ang inyong research personnel. Dara. So kung maglisod ta sa research personnel, pwede na to ay ang wala ta kabalo sa access sa ilang email address,
is palihog na lang ko paki-access ko sa katong isa na to naka-drive. Kuha ta. So, pag once okay na, pasabot is isubmit nyo sa amua ang title proposal documents. So, for DIBAE, if I'm not mistaken, it's composed of marketing, human resource, finance, tourism, and hospitality. For DAE is accounting, tech, and accountancy. So, kana siya na email. Dili mo mag-email sa other na email address. For zone 2, ang cover niya is DEE, engineering ni sa Bisayan Tanan, tanang program na gin-offer sa Bisayan, criminal justice, COMSAI IT. So, diriya mag-email kay sir. For DTE, so major in math, science, biosci, PE, appeal diriya, DASE, exam for COMSAI IT, diriya kay ma mag-email. So, psychology, AB English, etc. Basta si ma'am, anyway, mag-oyan pa man si ma'am unya ani. So, kay ma'am diriya mag-send. So, i-send niyo sa ako ang documents. Unsa ang documents, group number, kani, research agreement form, title proposal, questionnaire, title evaluation. So, as observation, nag-email na sa kuha. Pero, some group requiring me to evaluate your title evaluation. So, isa siya sa reason nga nung gusto ko maganda ko reorientation kay feeling na ko is nagtuong mo na appeal ang research office sa mag-title evaluation pero pwede yun na i-invite ni subject teacher during sa inyong title proposal ang research office and unfortunately is wala siya nahitabo sa zone 1 na so dili na ko need mag title evaluation. So, kani siya ha, pa-send ko sa ako ha. Pero unya na kay mag-explain ko sa inyo ha unsaon pag-email. Ay karon na lang para mas clear. So, para cleared na lang. Ayaw na mo pag-request viewing lang na ang inyuhang ma-access. Gi-viewing lang na ko siya kay gipa-access na ko ang tourism and hospitality pero nagbutang sila mga folder sa akong drive. So nagpataka sila. So akong gibuhat is gipa-viewing na lang ta mo. So again ha, dili mangayo og access. Viewing lang po ang inyuhang sana ang ma-access ninyo sa group monitoring. So in short, makita lang. Mo lang ang purpose. So unsaon pag-email. So for example, si group 1 ko, which is accountancy, group 1 underscore ZA. Tanang email address sa grupo ni group 1. For example, mo nila hang email address sa group 1 ha. Kunwari, kanisya is a student 1, researcher 1, researcher 2, researcher 3, advisor. Ang advisor na ato gina-refer ani is kanang research advisor, dili kay subject teacher. Then, research personnel 1. Nawala po na po. Nawala ko. Wala ta. Research personnel 1, then research personnel 2. So in short, ang unom kabuok na or unom lima to unom
unless ko ikaw lang isa tutulo, is naa always sa kanina email thread. Dili na ta manggawa sa other or dili mag-create og another email thread. So pasabot, isa lang kabuok ang email thread sa isa ka grupo until mahuman ang inyohang research paper. Balikon nako, assuming mo ni ang email address sa isa ka member, sa isa ka student researcher, ikaduha na member, ikatulo na member, iyahang advisor sa research, panel 1 and panel 2, na atay isa ka email thread. Gets na to ni, na nakasisi diri, after kung kinsa ang ato ang i-attention, meaning siya ang ato ang concerned person, palihog, pakibutangan o pangalan. Hi, Ma'am Hazel. Greetings. State na ako unsa imong tuyo, etc. and so on. Please ko maging polite kay na ay other faculty na magreklamo sa ako sa the way niyo pag-message. Do other faculty will mention na ay nalang Jude, i-mind ang way of messaging sa student. Kuan na lang ang main nila na sana na tuyo. However, na tao po ang faculty. Masakitan, maigo ang pride or what. So please ko maging polite lang po sa message. Wala man siguro yung mawala both sides kung maging polite lang ta. Then after, butangi always og respectfully. Hi, Ma'am. Opo. Hi, Ma'am Hazel. Oh, yes po. Good morning. Are you still sharing with us the guide or are you explaining something else? Yes, ma'am. Ay, dili mo yung nakita, ma'am. Sabo na ka. Darata. Ito po. Sige. May, tama na po ba ang na-view? Email po ang ma-view na to. Ma'am. Sige. Ayan na po. Ayan sige. Pa lang po. Sige, sorry po. Thank you. Sige, balik ko na ako ha. So, in short, compose ta. Dirita sa inyo ha, compose. So, after mag-compose, appeal tanan sa isa na to ka email or pag-compose ang email address ni student, email address ni advisor o email address sa panel 1 and panel 2. So ani siya. By the way, palihog dai ko pakigamit ta sa atong U Mindanao na account basi katong nag-access nag-request ganina na students na accountancy is dili U Mindanao ang inyong gigamit. Palihog ko pagamit sa U Mindanao kay gina-exclusive na ko ang pag-access sa documents na sa UM lang na account. So kunwari ibutang nako ni siya, so nabutang na for example ha. So mo ni siya ang email address ni student 1, student 2, student 3. Email address ni advisor, kulangan lang ang email address. So basta kay mahulog na unum siya, in short, ka-advisor, ka-panel 1, panel 2, researcher siya. So respectfully, pangalan na to na researcher, then send. Pag mag-send ta, so in short, since nasisimang ko, ka-appeal man akong email address, pasabot, mabasa na mo tanan. Mabasa kung kinsa man ang naadriya. Mauna na ginapaklaro na to kung kinsa naka-attention ang email. Para at least si ma'am, na, ma'am or sir na appeal driya sa email thread na atong i-create is kabalo sila kung sila ba ang concerned person or dili. Kaya naka-naamay name, nakabutang diraa. Kaya naamay ko students before, nakabutang hi ma'am and sir. So dili siya tag doon ni faculty kay dili man makabalo. So panagsa akong ginabuhat i-reply lang nako tapos ang may tabo mang good kay dili na kabalo si student unsaon pagbalik sa reply all. Gina-reply lang nako atana kay ang purpose nako is ako gina-message ang estudyante na palihog ko pakiusab og send then paklaro sa attention. Then ang gamiton dai na word ni student kay attention. So dili po ang pasabot lang nako is kanang pangalan gihapon na in a nice way pero so karon di na ko mogamit og reply all na lang jud ko padili na mo malibog. So reply all pud na ang ginagamit ni faculty na if ever man na naagi faculty na nagreply siya meaning kung kinsa ang first person like for example kani siya usually ang una makareceive sa email nag-reply sa isa ka personnel. So mawala siya sa thread. So palihog ko pag ingana ang case pero seldom ra kaayo siya.
Pag ana ang case, balik sa reply all, itag na po sila tanan para mo balik mo ani. Ang mugawas gyud ana kay kunwari nagreply ko sige kay gituto magud ako siya. Dili siya mo ma-execute sa ko kay ako man good kunwari ang nahitabo kay ang ani ha. Zone 1. Okay pa RPC 21. So ang mahitabo ay ang mahitabo kung gi-reply lang ni faculty or ni student kung kinsa lang to ang naa sa pinakauna mo rapod toy maka-receive. So if for example siya, so mawala na, dili na mi makabalo. So ang purpose mangud nato nang nata email thread para makita nato mas malocate ang atong communication and monitoring dali kaayo mag sana mag kinatawag nato sa messenger ba sana mag read back kung unsa ang mag back read kung unsa ang nahitabo or unsa ang comment last time etc. So in caso man jud nagkaingana balik tag reply itag na pud sila tanan. So the same email thread, so mas mubalik siya sa katuna trend faculty na pud tanang faculty i-appeal. So balik na punta, hi ma'am. So in short, mubalik sa thread. Pero ang makita nilang ma'am and sir, kani o kanilang kasi nawala man sila diria na part. Pero sige na lang kay na, nahitabo man siya. Basta kanilang yun ka na trend na imuhang gi-create. Ayaw na o buhat sa other na email trend. Since mag-submit man mo sa Akua o document sa inyong title proposal, in short, mauna to ato ang official email thread hantod sa mahuman mo sa inyuhang research. Nag-gets ta ani, always lang po gamiton ang reply all. If ever man, ako ang makadawat, usually kay ako jud ang makadawat sa feedback ni faculty, ni, comment ni faculty ka na akong ginabuhat anak kay gina-send na ko sa inyo ha. Then ginabutang na ko kung kay kinsa to gika na email. Of course, nag-adjust ang tanan, especially faculty. Since ang students for sure mas advanced in terms of technology, so mas kung ako mas dako akong expectation sa inyo haba na mas maka follow taani na process. Reply all lang po always ang gamiton. Gets taani students? Ma'am, ask lang ma'am. Oh yes po. Kanang about sa kanang pag-email gani ma'am. Namangun na yung nakabutang to o CC, katokong BCC. So di na mo pindutan tong CC, ma'am. Dito lang dyan sa to. To na lang siya para mas klaro. Ang CC is carbon copy, meaning kami tanan makareceive gihapon ana. Ang BCC, in short, individually sila makareceive. Para safe, so, to na lang po. Mm-hmm. Para safe, to na lang. Para safe ha, okay, to ma'am. Na lang. Sige. So, okay na ba taani? Or kailangan pa na to i-demonstrate pa usab. Example ta ha, if kani sila, so in short mo na ni ang ilahay, good day ma'am. So in short, technically kay aware man ko. Pero nasa ay mali, kay giapili ako ang personal email, sige lang, ako lay move on. So in short, mo ni ang ilahang documents, mag-reply ko sa ilaha noted. Ma-receive na nila. So kung daghan na kaayo tag email, balik mo sa sent items. Kung dili ta kabalo mag trace ta sent items, asa ganito ilaha ha, ay dara. Kung para mas maka monitor ta or i-type na to sa ato ang screen kani group ninyo na number group 37. Makita nimo tanan niya na group 37 type pa. So ito exactly yung gisulat. Ara siya. So, matrace ninyo. Kaya ang isa po sa reason sa ma'am, nawala mang good. So, i-type or add to mo sa sent items. Kaya for sure, sa sent items, naman mo i-send sa concerned person. And for sure, dili man po siguro nga nakadaghan ng inyong gina-emailan. So, balik mo sa sent item. So, ma'am, wala namang good na. Wala naka-reply si faculty, ma'am. Wala pa'y update, ma'am. So, balik. Ma'am, we would like to ask, follow up. Attention, gyapon klaro kung kakinsa siya naka-address. Hi, Ma'am Hazel.
Good morning, ek-ek, ma'am. Pwede may mag-follow up, blah, 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 blah. Yun. Tapos, palihog ko kung better, i-attach na lang po doon sa bang documents. Kaya na, may, naman ko kuy pa nagsama-replyan mo na ang faculty, ay, gang, kanang wala man po documents na nakita. Please try to understand that there are some faculty is na difficulty pa sa navigation sa email. So, dili pa kayo sila familiar. So, dili nila makita sa or dili kayo sila pa how mag-backread. So, mo nang i-request kita muna pag once mag-follow up, ibalik ang documents o attach. Kuha ta? Okay, ma'am. Sige. Napabatay gikalibugan sa email thread? Accountancy students? Wala na? Hopefully, wala. Sige. Next ta. Makita ba na to balik ang ato ang guide? Guide na to makita dili. Guide. O, sige. Sige, thank you. So in short, nasabit na ninyo sa specific zone ninyo na concern. Again ha, kani akong email address na gamiton. Next up for the outline proposal documents na needed ninyo, ang inyong manuscript, questionnaire, turnitin form, endorsement letter for outline defense. So, unsa ang naong sa questionnaire, dili gyud siya ingon na pwede lang siya na nai-suggest ang inyong faculty. Though for sure naka Google Meet man pud mo. Link TI, pero for the documentation is dapat naman ko tayo Word file. And at the same time, para makakomment po din yung faculty. So, kani siya. So, na ako'y gibuhat dari na inform consent, especially na mabutang sa ato ang Google link para if ever na diligid mo sagot si faculty, I mean, si respondent na mag-answer, diligid siya. Dapat pag no, stop dayon dapat ang ato ang pag-access sa Google link. Pag nag-yes siya, meaning continue siya og answer. Pasabot, gina-decline niya ang pag-participate sa inyuhang survey. So, di na to pugsun ang faculty, I mean, ang research, ang participants day or respondent. So, yan siya. Then, turn it in form. So, kani. Ani siya. So, money siya ang turn it. Ay, anong mani? Endorsement letter di. Ay, ni. Namali ko. Marag nag-swap sila. Usabo na lang na ako ni later. Naka-navigate mang good ni. So, marag namali lang ko ang turn it po in form. Sige, nabutang. Pareho yun siya. Turn it in form. Pa. Okay, sa kanina siya ang turn it in form. As far as I know, kay gi-introduce sa inyo ang turn it in email address, but since nainahitabo, so dili na mag-email sa turn it in. So sa amuan na sa katunang email thread magpa-turn it in. So sa ako ang inyong attention. Hi Ma'am Hazel, we would like to request for turn it in to process our turn it in or plagiarism test. So dili na mag-send sa ato ang turn it in na email address. Dapat sa akoa na siya. Kasi naatay student or group of students na naay gibuhat na dili maayo. So it was suggested by our faculty member na dili na lang mo gawa sa email thread para mas makita gyud kung nagbuhat bagkababalaghan ang student or wala. So para maputulto siya nakabuang, mas better na
i-execute na to na isa lang yun ta ka email thread. So dili na mo mo request sa Turnitin account, ako na ang mo process, ako na ang mo kuha sa thread para ma-process siya sa Turnitin. Naklaro ba ta? So in short, ang first step mo ni siya before mag-outline proposal, magpa-perma po tayo sa atong advisor. So ma-edit ni siya na form. Then after, before mag-final, magpa-turn it in. Then after final, magpa-turn it in. In kaso po na after final is wala pag-ihapon ta naka-meet sa 25% and below na threshold sa turn it in, pasabot, kailangan na to mag 4th, 5, 6, hantod makapasata. Pero every test is magbayad tag 500. So pasa, meaning sa first to third, libre po. Sa fourth and so on is magbayad na po ng 500. So naatay, last time na amin na cater up to 6. So meaning nagbayad to sila 1,500 sa UM, 500 per test. Kaya nabagsak sila. So dapat pag-send sa inyo ha, sa first stage pa lang, gamitan na ninyo ang katong mga comments sa system sa unsa man ang inyong gi-copy sa other na researchers or sa mga articles. So naa may guide dito mag-color man na siya, maging colorful man ang papel. So pasabot mo to siya ang natay similarity sa other na content. Since atong paper is wala man siya na publish sa World Wide Web, so expected yun na siya na naa siya'y kapareho. So maski pag maingutan ako magiging exact na word. So it happened lang na naapay mas una sa inyuhan na naka-formulate ato na content. So please po gamitan na to siya as sana as i-edit ninyo para pag abot sa stage 2 is gamay na lang siya. So sa stage 2 butang na to 37 na lang siya from 40. Oh, so at least nagamay na kuan og tulo. So before siya maggawas na pud sa second kay butang na to naging 27 na lang siya. So gigamit na pud ninyo ang guide sa ang inyuhang similarities. So inyo na pud siyang gi-improve or gi-revise. So pag abot og final, after final kwan dapat expected na 25 para dili na ta magbayad og ₱500 sa cashier. So kuha ta, gamitan ninyo ang result, nag-color-color lang man gyud na siya. Gets ta ani na form sa Turnitin in endorsement sa threshold na 25% ug sa pagbayad og 500 if ever mabagsak ta sa third na stage. Students, sige, ako na lang mo acknowledge ako ang sarili. Endorsement is letter. For the endorsement letter, ang sign po as ang inyuhang inyuhaning title sa study, pa-edit po ani, inyong pangalan, outline defense, pangalan sa inyong advisor, pangalan sa inyong subject teacher. Nganong naa si subject teacher? Para aware si subject teacher na nanaday ka sa outline proposal. Kay ang imuhang outline defense evaluation o questionnaire evaluation is momento ang documents na isubmit ninyo sa ilaha para makagrado mo sa inyong research 1. So, appeal sila sa PERMA. Ma'am, wala man sa email thread si subject teacher. Meaning, si subject teacher is i-email nyo siya separately. O, pag humani nyo sa email thread na nagpasa mo ani ni PERMA sa advisor, i-download siya. Pag-create og another email thread na ang concern lang ang imo ang naalang sa email thread kay ikaw muna researcher og subject teacher. So para mo perma siya, dili na mo insert si wala na sa email thread si subject teacher. So gets ta sa form. Sige, next ta, submission of outline proposal document for advisor review. So pag once gi-endorse na or nanamoy go signal coming from your subject teacher na pwede na mo mag-proceed sa inyong advisor, meaning gamiton nato nato tong email thread. Di ba nag-send mo sa amo og document. Kay kaganina si Kelvin masigoto nag-send siya og document. Nana siya'y concern kay murag ang iyang gi-email lang kay Camira. Murag mali ni. Wala siya advisor and research component. So, dili ni mo ang official thread. Is it?
Sige, tayo na to ha. Wala gihapon, wala nilang gisisi ang ilang adviser. Assuming na lang kaganina. Oh, siya lang gihapon. Assuming lang ha. Sige, assuming is ako ang ilang adviser. Kaya ako maning personal na email, ako maning personal na account. Then, ana ang email address sa other panel, ani. Sige, butang na to. Siya ang panel 1, siya ang panel 2. So, student researcher, kanina email address tolo. Kaning kay Padas, kay Cardano, and De Vera. Assuming ako ang advisor, panel 1 na email address, panel 2 na email address. So, magpa-start, nanay go signal sila ang Padas na group or group 37 na pwede na sila mag-proceed sa ilang advisor para magpa-check. So in short, i-attention lang nila si Hazel. Hi, Ma'am Hazel. Dili may manghilabot ani na appeal sa email thread sa inyohang checking of documents. So nara siya diraa. And after hantod sa maulahi na ang attention diraa na kuan na siya hantod sa maabot na siya kay Hazel or butang na to si Ma'am Love ang isa ka panel. Hi, Ma'am Love. O, kana na siya. So dili gyud may mahilabot maski pag naay pangasaba diraa sa advisor or what, dili may nagapangilabot ana. So pasagdan na muna unsa ang inyong communication until mahuman mo. The same sa akong isa ka account na you Mindanao, katong isa na old na ko na account which is na dito ang trend sa other na student. So dili may mahilabot. So palihog ko pakiusab na lang sa tourism and HM na students na ko or ako ay lang subject teacher murag mali ang inyong email thread. So submission. So, okay na, advisor. So, pag nag-email ta kay advisor, ang manuscript, questionnaire, endorsement letter for outline, turn it in form. Ayaw mo pag-expect na pirmahan dayon ni advisor ang inyong endorsement letter and turn it in. Tungod kay, subject pa man for evaluation ang ato ang documents. So, pasabot, i-check sa ni advisor if ever na meet na ba niya ang at least minimum na requirement or content or context sa inyong papel. So, pag okay na, mupirma yun na siya sa endorsement letter of turn it in form. Pag dili pa, pasabot, magsigi pag continue mo sa step 7 until na pirmahan niya ang endorsement letter of turn it in form. So, aryan ha, subject for evaluation. Ayaw mo pamugos na i-endorse dayon mo ni advisor even if ang content sa inyong papel is dili pa okay. So next, pag okay na, so pasabot, di sa tuwang email thread, which is maulang gihapon, kasi zone 1 man ta, or kani siya is under sa dibae and dain orientation, i-address niyo sa ako, meaning ako ang yung attention. Hi, Ma'am Hazel, would like to request for, pa na siya kanang plagiarism test or Turnitin test. So, yung sa inyong i-attach, manuscript o ang turn it in form na nanay signature sa advisor. Sana to? No, wala naman. Kani, sign na nadarian ni advisor, nag-i-endorse na mo niya. So, pag nakita na ko na siya, i-process na ko ang inyong manuscript for turn it in. I-process na ko siya. Then, 5 working days, more or less, yes, ma-receive ninyo ang result. Pag ma-receive na ninyo ang result, which is naka-PDF na siya, pag once mag-email na ta sa ato ang research personnel, meaning magpa-evaluate na ta sa atong panel 1 and panel 2. So pwede isabay na itong attention ang panel 1 and panel 2. Butang na to, ako o si Ma'am Love ang panel. Hi, Ma'am Love and Ma'am Hazel. Masabot, Anna, is kami ang inyuhang ginakol na attention. Pero what if naguna kog reply? Palihog ko pag reply tapos i-attention dayon kay Ma'am Love. Kasi ang makita ni Ma'am Love sa email thread is ang ako ang reply. What if wala naka-open si Ma'am Love katong siya ang nag pag-open niya sa email, wala niya nabasahan to na time. So ang nakita lang niya, ang reflect mangud unaan na is ang reply lang nako. Makita ba nato ang email thread? Students?
Yes po, ma'am. Nakita po, ma'am. Sige. What if, kunin, naka-attention siya kay Ma'am Love and Ma'am Hazel, ha? Hazel, so nagpa-paper evaluation na mo, blablabla, na. So, pasabot, kung nag-reply, ang una nag-reply is ako. So, na-attach na. Na-attach na ang documents. So, pag-attach sa documents, Anna, ang makita ni Ma'am Love is ang... Sana to? Wala. Aha. Ay, naku. Naghang, kalit lang. So ang makita ni Ma'am Love is kani, dili kay na niya makita, especially pag nag cellphone ka or what, so kana iya makita. So basi man good mag-expect ang student ba na mo reply si Ma'am Love mani nga 10 days naman, 5 days, 6 days na mula pa man nag-reply si Ma'am Love. Kasi nag-assume si Ma'am Love na siguro si Ma'am Hazel ang tuyo ato kasi Ma'am Hazel man ang nag-reply. So wala na siya nagtan-aw. Gaya sa kong giingon sa inyo ha, dili pa po tanan is familiar. Dili tanan is, kanang familiar sa email ba. Nagay times na maadto diri sa office, mangutana na ma'am, kana mag-follow up may ma'am, wala pagod mangu ka nag-reply. Palihog ko, pakita, i-open ang email. Pag open sa email, kay nanalagi ko, nanakoy reply. So, dili po kay dili palagi expert or dili pa familiar ang tanan mo nang dili kaayo nila mailhan na ay nanaday reply. So nakita sa student ay utama day mo na reply ka ma'am, sorry kay ma'am. So palihog lang ko pa refresh tan away, scroll down scroll up, hinahinaya kay para dili wala kay ma miss out kay basig bali ang atong assumptions gina-create pa. So at least padili pud ma waste ang time, especially na mo siguro kay desperate ang student ni adto sa opisina then mag-follow up siya, but unfortunately is nanag yung to reply. Pero I understand sa student na di lang yung familiar sa email thread, so balik ta the same thing with also with the faculty, so balik og email. So instead appeal ko sa attention, dili na kay nag-reply naman ko, so si Ma'am Love na lang. Ay Ma'am Love, tanan attach na po tong documents diri, meaning kani ang attach siya na icon. So, ibutang na po balik, isend. So, meaning, kung ako si Ma'am Love, mabasa na ko siya. Ay, ako na ang attention. So, basahon na ko siya. So, gets ta, ani? Hopefully, nabino. Ay, ma'am, kung kisa to, kung kisa tong attention, ma'am, iha lang itong name. Ihay, ma'am, ana, ma'am. Yes po, siya yun. Yes, ihag yung name para mas klaro. Dili po i-avoid na to ang paggamit na ma'am and sir tapos walay pangalan ni ma'am or sir. Dapat naagyud. Pareha sa imong gibuhat Miss Sipadas ba ni? Nagbutang ka good day ma'am. Do I understand? Oh, kay kabalo ko ako ang tuyo ani pero pag na namang good ties naka-appeal namang good ta sa CC or na nanay naka-include ani ba? Dili klaro na or dapat klaruhon na to para aware si faculty kung kay kinsa to siya na email. Kay since tanan man is involved na sa email thread, which is ang involved advisor panel 1 and panel 2 and research students. So para mas maklaro sa panel 1, 2 and advisor kung kay kinsa man siya natuyo mo, itong gibutangan na to pangalan. Cleared ta? Okay, mama, magbutang mo na ito. May advice, ma'am, kasi wala. May kabalo silang mga emails, ma'am. Naasa ito ang thread. Feeling ako last time pa das, wala ka na around. Sige, later na. Sa itong klase, wala ka. Later na, ako lang introduce sa inyo ang email address. So, okay na taani. Aside kay Mr. Padas na nai-concern. Sige, feeling ko okay na. Then, since pag-submit ninyo, by the way ha, i-attach ang manuscript na plagiarism test result, which is mauto kong gi-email dari sa step 8. Word file nga nung kailangan, kaya dira man mag-comment sa subject teacher. Di man siya maka-comment kung naka-PDF siya. Tapos kaning PDF, kaya naka-colorful na din, yan ni-comment, gikan sa turn it in na, sa na system.
questionnaire, endorsement letter, recorded outline pero YouTube link lang. Why? Mapuno o mapuno ang amo ang folder or file sa recorded video ni student. Bugat mangod siya. So palihog ko pa upload na lang sa inyong sarili na YouTube account ang inyong hangi record. So in short, link lang amo ma-receive. Dili na ang katong naa sa Drive or naa sa Google ninyo na kuan. So dili na mo dawaton pag mapuno kay mapuno mangod ang email na mo. Naalang ba'y maximum na limit lang amua. Especially sa amua na account na naka-receive tanan-tanan. So, mahitabo kay nag-delete me sa previous na mga email. So, pwede na siya mahitabo. Please, talang may YouTube link lang. At least sa YouTube na magtanaw. Then, PowerPoint na outline defense. Then, title evaluation. Title evaluation form. I mean, outline evaluation form, which is kanisya. Palihog me, check sa branch, tagong, title ninyo, proponent, which is inyong pangalan. Then kami na bahala dari sa baba. Gets ta ani? Ay inyo halang kay title, proponent. Check branch. Naipangutana sa TISAS evaluation form. Pila ka thesis outline defense evaluation form ang i-prepared? Students, sige daw sa Nico. By panel, ma'am. Okay, thank you, Miss Honey. By panel siya. So, unsaon siya pag-save, dapat na nakabutang na underscore panel 1 or kung ka-identify na niyo yung name, butang na to underscore ma'am love underscore ma'am Hazel. So, para at least kung ako, si faculty, dalitso na ko tanawon tong asa nakapangalan sa ako ah. So, duha ka book ang inyong kan. Since pwede mang good, during sa submission of outline proposal is nagsabay ang panel 1 and 2 sa pag-attention ninyo. So, i-ready na lang po ninyo na to ang duha ka outline evaluation form. Two sets. Next na is subject siya for evaluation. Always comments, recommendation, etc. Outline. After outline, paper review, meaning working day sneak. Ang kamu as a student is i-process ninyo unsa man tong comments and suggestion ni panel 1 and 2. Dira na mo mag-edit kung nahatag na ang both evaluation ni panel 1 and 2. Dili kay i-edit dayo ninyo unsa tong gi-comment ni panel 1 and panel 2. Basig man good na alay nag-conflict or na ay sa isa ka content ba is na ay or context is lahi-lahi ang point of view ni panel 1 and 2. So pwede ninyo i-inquire sa first sa inyuhang duha ka panel, i-attention ninyo sila na kanina part is lahi-lahi ang inyuhang understanding. So pag makita to siya, usually is, which is ako man ang panel 2, ako ang mo-communicate kay panel 1. So kung unsa man ang nagrihan, i-message po na ako sa inyo ha. So mao na to siya ang i-follow. So para at least, dili mo magkahirapan ba na, ay lahi-lagi ako, lahi ako, kay ko. Ang may tabo manggod is, ay, ngani man ako ang ingani man akong comment, ngano wala man yung edit blah, blah, blah. Tapos ingani po ng comment sa isa, ngano ingani man, blah, blah, blah. So, para dili mo ma-sandwich, so, i-message siya ninyo sa atong trend, i-attention ang duha, para at least aware ko, i-attach ang minutes. Then, after ako na ang consult, ako na ang reach out sa panel 1, kung unsa man ang iya, unsa man ang madiskasan, ihatag na ko sa inyo ha. Then, mauna din to siya ang ma-follow. Kuha ta, student, importante kay ni pa, dili mo ma-sandwich. Pasabot, Anna, is, kanaganing na, dili magiging na maiwasan na lalahi ang point of view sa duha katao. So, para dili yun mo ma-sandwich, kaya kung ma-sandwich mo, madugay mo. So, hopefully, klaro to siya ha, na magbalik. Then, after, so, na-receive na niyo duha, na-settled na po tong mga lalahi ang point of view ni panel 1 and panel 2, i-work out dahil ninyo ang inyong papel. So, pwede appeal tong result sa plagiarism test, which is katong before outline. Iisahan po nyo dirig edit, improve ang inyong manuscript. O, so, asan na ninyo? Pag-usab na ninyo, pag-improve na ninyo, magpa-check na po mo usab sa inyong advisor. So,
i-attach to niyo yung minutes, i-attach niyo ang manuscript na edited na based sa katong minutes na inyuhang gibuhat, which is based po siya sa comments and recommendations, suggestions sa inyong panel 1 and 2. Then, questionnaire na Word file o Google link na questionnaire. So, para makita ni advisor. So, si advisor, i-check na niya based sa minutes, i-align niya. Then, as well as i-check niya ang questionnaire. So, subject siya for evaluation. So, kung dili pa satisfied si advisor sa inyong papel, dili sa yun mo niya i-endorse na pa siya checking. So, sa email thread, magsige pa mo o kambyo-kambyoan na o email. Hantod sa pag na-okay na siya, pasabot, kani siya is permahan niya ang endorsement letter for outline. Dapat naan ni siya. O dara outline paper review, dara endorsement, dapat nani siya endorsement letter dari a. E pa ha, gani. Katod sa nag-okay siya, dara ang form na endorsement. Ara, letter to the validator ang iyahang form. So para makita lang yung documents unsa siya nanawong. So kana siya ang sign na ni advisor, meaning ang panel 1 ug panel 2 duha ni siya kabuk ang iyong i-prepared kay naka-address man sa ilaha, pasabot ana naghatag na og authority ang inyong advisor na pwede na mo magpa-evaluate sa inyong validator, which is ang inyong panel 1 and panel 2. So para dili sayang, gisabay nato ang evaluation sa katong comment and suggestion ni panel as well as ang questionnaire na to. So si panel 1, una po, dili pwede magsabay. So una si panel 1, i-evaluate sa niya ang inyuhang content sa minutes, manuscript o questionnaire. So kung dili pa masatisfied si panel 1, mag-continue sa igyod mo o converse sa ato ang email thread. So kung nag-okay na si panel 1, pasabot, ihatag niya sa inyuha ang questionnaire validation na nanay perma. Pero kung ingon si panel 1 na, ay, i-evaluate lang sa anak ha para makaproceed mo, ay para at least naanamoy, makagrado na mo. Ana, namang ko makita na yan na email thread. Pero may ana siya, pero ang inyong manuscript kay subject gihapon siya o kanang evaluation or improvement or revision. So in short, nagkaroon mo agreement. Ayaw pag-assume na okay na ang imong manuscript. So klaro man sa email thread. So at least, gi-evaluate na lang kaniya. Pananapod sa panel ni mo is okay na ang questionnaire. So at least, dilipawd matanggong dugay sa pag-enroll sa research 2. So continue ta, so kung na-continue mo naman may agreement ni sa panel 1, so wala tay problema ana. So continue lang mo. Then after, proceed na pud mo sa panel 2. So the same ang 5 working days gihapon. So the same process with regard sa pag-route sa ato ang panel 1. So, sakwa na pod ni siya naka-attention. So, kung pag okay na, ihatag na pod na ako ang evaluation. Pag dili pa, mag-continue gihapon ta. Then, after, palihog mi, paki-add to or notify dayon ta sa ato ang before kesa office mag-comply. Dili mo sa office, sa inyo mong subject teacher, dili pod kay advisor mo mag-comply sa inyuhang sa inyong grade sa research 1. Kay subject teacher ta mag-comply. So, pwede mo dali sumog din sa office mag-kill up mo sa completion of grade form, i-attach nyo ang evaluation form na nai-rating sa panel 1 and 2 and questionnaire evaluation na nai-rating sa panel 1 and 2. Pwede po na ang dean's office na ang mag-notify sa inyong subject teacher, ana. So, pwede po na i-email or i-email ba ninyo or i-messenger ninyo ang subject teacher na nasa inyo ha kung unsa man to inyong naagrihan katong nag-research 1 mo. Basta kay kani dili sa office po mag-comply og grade og dili labi na dili pud ka advisor. Kay na student ka advisor mangayo. No po kay subject teacher na to. Kuha ta ni student.
Yes, ma'am. Sige. Yes, ma'am. Next ta, so it's short, pwede na ta maka-enroll og research to. Pag dili pagyud ta, pasabot, mag-enroll mo og other na subject. Then continue lang ta sa ato ang papel, maski wala ta nag-enroll og research to. So continue lang, ayaw mo stop. So balag other subject ang ato ang gi-enroll kay para dili tay para full unit gihapon ang ato ang semester ba. Wala dili kulangan og units. So continue lang. So dili mag-stop. Then after documents needed before data collection. So letter for the conduct of the study, sa letter for the conduct of the study kung naatay butang na to BPO company ang ato ang target. So isahan na tanan ang letter ani meaning kadi siya BPO another BPO BPO 2 BPO 300 sa isa lang siya ka file. So ibutang ko dito sa inyohang pag craft or pag compose niyo og letter na ay ma'am we would like to request for sana signing of approval sa amo ang permission of the conduct study with 5 addressee. Wala. Basta kay para aware lang kay pareha sa kuan ay panagsakay diri lang nako makita din. Mag-send back mo sa ko ay ma'am na apoy wala na napermahan. So wala nako nabantayan. Yon. So palihog na lang pakibutang na lang pag construct niyo sa message. Then dapat na ay waiver or parent consent. Nganong man ma'am online man dili man gud namo makontrol na among kuy uban student kay mo adto jud mo na mo adto magani mo sa eskwelahan masigiinan mo na online lang how much more kung mag data gathering namo mangadto man jud mo adto man jud dito sa city hall mo adto sa unsa ba so mo na mangayo gid mig parent consent para makasigurado mi na aware inyong parents so unsa inyong fill-upan kani. Then palihog ko i-send ni sa ako na naka-check ang tanan. Na mag nakabutang research, i-sample ang magod ni Sir Brian. So i-uncheck na ninyo, ibutang nyo dira na research. Asa man mo na area mag, asa ni, mag-conduct sa inyo, ibutang dira kung asa mo na area, kung napulo na ka company yung ibutang dira a. Date period kay good for 2 months na to. Standard sa atong data collection is 2 months lang siya. So, 2 months ni siya. Then, pangalan sa inyong guardian or parents, date o kanus siya gipirmahan. Advisor ninyo, pangalan niya, pirmahan, and date. Dili, kaya mimo pirma sa letter of conduct kung wala yun siya'y waiver or parent consent. Then, sa letter of conduct, na appeal man pod si advisor ani. So, pirmahan po na niya ang letter of conduct plus waiver and parent consent. Naatay concern dari ana part. Sige, kung wala proceed ta sa stage 1. So, i-route na nato ni. So, in short, kani siya i-email nato kay advisor pa first. I-email kay advisor ni na part. Pag nag-okay na si advisor, i-send back na nila sa imo ha. Or sa thread, then nananay pirma. Then after sa thread gihapon, is attention na lang ninyo siya sa ako. Ah. Kay since ako man ang mupirma sa other na part, then sa i-double check ang waiver kung okay ba. Then after, naana sa parent consent, I mean sa letter of conduct na mupirma yun ang dean. Dili pwede na walay appeal ang dean. So, mo-perma yun na si Dean, pero dili sa email siya mag-perma. Pasabot, katong letter na nai-signature, i-print to ninyo siya. So, palihog mi, presentable ang letter ba, dili kay magka-buang. Do usually is tungod sa i-signature, magka-buang ang letter. So, please ko, pakihan ay siya para pag-abot sa Dean, dili mo pabalik-balikon kay presentable man ang letter. Ihatag baya ninyo ang letter or isend baya ninyo sa email ang letter kung kay kinsa man ang concern na organization or office. So again, sa drop box po sa dean's office ibutang, dili mag-sign or dili na mag-entertain si dean sa email kaysa kadaghan. Nganong daghan tibuok baya research students ang entertain ni dean. So para mas dali daw, sa drop box na lang po. Then next, data gathering and data tabulation. Again, balikon na ko. Good for 2 months lang siya. Ma'am, among target, ma'am, ba kay 396? 400. O, na. Paningkamot na within 2 months is na
nagsige mo og kanang sana update send sa link, nag-follow up kana kay at seldom lang man pud kaayo jud na grupo ang dili jud nila ma-meet. So panagsais mo adto sa ako na ma'am kani tanan bla 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 bla. So I validate na ko sa statistician kung okay ba yun siya, tama lang ba na mao ni ang target pero 2 months na pero kanilang ang na-collect. So pag nag-okay si statistician then okay pud ko. Ma'am, what if kuan mi ma'am kanang quali, dimi quantity. Tapos unay nahitabo na wala gyud nag-response ang ilang FGD unum lang man ila ra pong i-continue. So nabalik sila sa pag data collection. Okay. Nagtuura po daw sila okay. Nabi sa orientation is dili. So always mag-inquire, pwede kay advisor yo dapat ang pinakaunahan ninyo o inquire kung unsa ba. So pwede lang mo balik sa email thread, ma'am, mao ni among concern, etc. and so on. So ang certificate of appearance is optional yun siya. Kung nag-addo mo, automatic na pag wala, kay nag-purely Google link mo. So ang alternative na to na evidence ana ay sa inyong screenshot, sa inyong email, sa ilaha. Then after, pag na-okay na ta, endorsement letter for statistician or data analyst. So inyo nang i-ready, kay advisor nyo isend, ang manuscript o evidence sa survey o ang tally. Kay i-double check pa man ni advisor kung tama ba ang pagtali, pagbuhat sa inyong data para kay data analyst, kani siya Excel. So i-double check siya. Pag na ay i-correct, ay na ay mali, ipakore at maghatag ng comment sa advisor sa inyo. Pag tama na siya, pirmahan niya ang endorsement letter for statistician so or data analyst. So pasabot, aware si data analyst or si statistician na double check na ni siya ni advisor. So pag okay na, is email ninyo kay statistician na pod separately. Kaya di ba wala man sa trend si statistician. So email nyo siya separate kay nagreklamo na mapugod ato ang statistician and data analyst kay sa una appeal sila sa email thread. Nadaghan na kay sila email thread. So para dili sila daghan o ma-receive, is separate nyo, email nyo sila separately. So manuscript, questionnaire form, tally, pag kwantita, Excel, pag kwalita, word file, statistician, and analyst certification and evidences. And as well as katong endorsement letter. Kaniha. So, ibutang daraa. So, after, pag nakita na, ni statistician, i-process na niya kung naman siya concern o clarification, unsa man. Depende kung unsa man ang inyohang maagrihan sa inyong conversation sa separate na email thread. So just follow lang sa statistician or data analyst. So pag na-okay na, proceed na pud mo kay advisor for evaluation sa manuscript or final manuscript. So i-double check ni advisor ang inyong full paper kay nagbutang naman mo ato og analysis, conclusion, and discussion. Then ihatag ninyo kay advisor ang statistician sa statistical or analyst report ito, then statistician and data analyst certificate or NIT inform, then endorsement letter. So pag once ma-okay na, is pirmahan na pud ni advisor ang NIT inform o endorsement letter. Pag dili pa, pasabot, magsige pa mo continue o edit until na mapirmahan. Pag napirmahan na, in short, mag-request na pud mo sa AQUA o paran o plagiarism test. So sa atong email trend, which is mauni siya, inyo lang kung i-attention, which is ang naka-attach ang full manuscript and turn it in na form with advisor na e-signature. So i-process na ko siya, then in with 5 days or less, makareceive mo. So pag okay na, email na pod nato, attention na to sa email ang atong panel 1 and 2. So ang attachment is plagiarism katong PDF file, Word file, katong kay statistician or analyst report, endorsement letter na nay advisor signature, evaluation form, final defense, duha ka copy ang i-prepared para kay panel 1 o kay panel 2, recorded na final defense na YouTube link gihapon, then PowerPoint final presentation. So the same, kung si Ma'am Love na po, for example, ang nag-reply, wala na ko nabantayan, palihog, balik og email, i-attention ko.
So kana. Then pag okay na is kamon magbuhat na pud mog minutes inyuhan na pong i-edit ang manuscript. Balikon na ko dili mag-edit until such time na maghatag na og evaluation or comments and suggestion ang duha ka panel. Then if ever naa na poy lahi-lahi na point of view ang panel 1 and 2, ako ang i-attention sa email thread, ako ang magtawag kay panel 1. Then mag-feedback ko sa inyo ha, i-follow to siya. Then kung sa man to, i-edit na, then after, balik kay advisor para magpa-double check kung na-align ba according sa minutes or comments and suggestions sa panel 1 and 2 and manuscript. Then turn it in form kay. Kung okay na, mupirma man si advisor sa turn it in form na pwede mo na mong magpa-process sa turn it in after final defense. So, the next is i-route na to kay panel 1. Ang minutes, ang katong edited na manuscript based sa minutes and turn it in. So, expect mo na naapagihapon mo 1, 2, 3 or more na pabalik-balik until such time na masatisfied ang atong panel 1 na ang content sa inyong paper is okay na gyud. So, kung okay na, pirmahan niya ang turn it in form. So, pag napirmahan na, attention sa ako panel 2, mag-attach og manuscript, minutes, and turn it in. So, pag nasatisfied na ko, pirmahan na ko ang turn it in form. Then, after, mag-request na mo sa ako, napud mo sa ako which is atong email trend gihapon sa inyong plagiarism. So, dapat nakapasa na taani or ang ato ang turn it in result is 25% and below. Pag once nagbuhat dahil tagkababalaghan sa turn it in ha, wala well, din ko magduaduha na mag-osa. Tanan na yung mga sala ang student tinapausa na nakuin kay para daritso kanang magpataka o gamit og signature sa advice sa kinsa man ang gitagaan, walay pananghid every form, tanan ginapausa nako na kanin sa plagiarism na nagbuhat og kababalaghan, daritso pud na nako tanan sa osa para at least na amoy record, kun atay record pasabot is na atay mga kinadivate na guidelines based sa student handbook. So, ang tana kanina na batch is walay magbuhat o kabuang. So, after pag nakabagsakta, mubayad yung tag 500 pesos per test until makapasa ta og 25% and below. So, naatay certificate of plagiarism kung unsa tong form mo, to siya ang certificate. The same with the Grammarly. So, pag okay na ta, palihog ko paki-attach sa routing form. Ang noun sa routing form kay kanina siya. Na. Kay pag once nakapasa mo, mupirma ra ko daraa sa routing kani. Plagiarism. So, pakibutang na lang po ko branch, per, tagong, pangala, title, pangalan ninyo, sa muna program, course code sa inyong research 2, semester kung kanos amo na enrolled sa inyong research 2. Advisor, blah, 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 blah. Ma'am, what if ma'am ba kay wala man mi naka-enroll tapos hapit na mi naghuman na kay next year na lang mi mag-enroll. Sige, i-research one na lang sa ninyo ang ibutang dera. Then advisor one, blah, blah, blah. Pero bihira kay ni, mahitabo. Usually, kaya ka na mga re-enrolled na student. Kana, nakabutang, deria, Philippi, para ready na ang mga pangalan. So, balik ta. And then after, pag na-okay na ni, pirmahan ako na ang routing form. Sa ato na punta sa Grammarly or magpa-grammarian na ta, which is ang advisor. So si advisor na siya Grammarly account. So i-email niyo kay advisor ang final manuscript, separate lang approval sheet, then routing form. So pag okay na, na-process na, pasabot na, may duha ka book na documents ma-receive kay advisor. Word file, which is ang manuscript, o ang PDF, which is ang Grammarly report. Which is maupod to siya ang certification. So, kani, kung ako, kunwari, nako'y advisory, pag-run na ko, kaya naramon sa 85%, mudagan mo na siya one whole day or more, mag-edit, i-send back na ko na sa inyo ha, then ipa-edit na ko based sa comment and suggestion ni sa Grammarly account. So, wala pa ko'y word file na i-send sa inyo ha. So, i-edit ninyo. Pag once, pag-send back nyo sa ko, okay, 92 lang siya. Ako na lang mag-edit. So, ako na siyang i-edit hantod sa maging 95 na siya or more. So, since naaman ko'y revision na
nabuhat para ma-meet siya to 95%, i-email na ko ang Word file and at the same time ang PDF file, which is ang report. I-send back na ko sa inyo, ha. So tagasagaran ang mugawas ana na report kay na ay nakabutang na edited ang Word file ana. Tanawa na, ha. Ay, online. Basta edited, na nakabutang na edited. Makita lang siya. Anyway, kabalo naman inyo ang advisor, ana. Naghang na noon siya. Ayun. So, na na-edited, duha na kabuk ang iyang ihatag sa inyo, ha. Word file and edited. Ay, Word file and PDF file, which is ang report. And katun na ang mahulog as final yun ang manuscript, ha. Katong gisend back sa inyo, ha, advisor. Kaya na naman to'y revision or changes. Then, after is routing na ta for booking, email na to ang kani siya na part, mapirma ang atong advisor sa routing form, ang iyang permahan kay katong advisor na part o katong sa Grammarly na part. Duha kabuk ang iyang permahan, ana. So if ever wala siya na permahan ni advisor, palihog ko, i-attention balik sa advisor, ma'am. Pwede mi magpa-sign na po sa kan, ma'am, kay okay naman po ang amo ang Grammarly and ang amo ang papel. If okay na, something, mag-consult mo, i-verify ninyo siya. So, pag okay na, as well as ang approval sheet, yan ang permahan. Then, matuta kay statistician or data analyst ang full paper and routing. I-double check lang usab niya kung okay na ba yun ang content since nagian naman po ang ato ang manuscript o evaluation sa panel 1 and 2. Pag okay na, permahan niya ang routing form. So, next ta is sa panel 1, email na to ang full manuscript and approval sheet. As I mentioned, dari ana part na nanay signature si advisor. So, and ang routing form. Pag okay na kay panel, pasabot, permahan niya ang routing form and ang approval sheet. Kaya appeal man siya daraa. Sa routing to, which is ang panel to ako, manus, full paper, approval sheet, nanay perma ni advisor o panel 1, then routing form. Pag okay na ang papel, pero kung napay changes, i-email lang balik, then until masatisfied ang panel, then permahan niya. Pag permahan na niya, pasabot, mag-email na ta kay program head. Pero si program head, kung kinsa man ang program head in charge ninyo, ana. Then email na to ang manuscript, approval sheet, nanay perma ni advisor, panel 1 and panel 2. Permahan na ni program head. Pag napermahan na, i-print ko palihog katong sa approval sheet kay Sidin, baliko na ko, printed lang po or Dropbox po tayo. Full manuscript, IMRAD, approval sheet na nanay e-signature ni panel, panel 1, panel 2, and program head. Then routing form, ibutang sa Dropbox, mag-ask sa Dean's office kung kanus siya balikan. Then, after is naatay, another is ang ato ang endorsement for beneficiary or kinsa ang mag-benefit sa ato ang manuscript. So, butang na to, ang target sa ato ang topic is Department of Education. Pwede ta mo mag-send ani sa Department of Education at least isa lang ka-institution, dili necessary daghan po. At least isa lang, siya na ang mag-receive ani. So, tagaan na to sila og manuscript, sabay ni siya. So dapat mag-send ba ta sa email and dapat na kita gina-expect na reply sa ila. Pasabot, ma-utilize ang ato ang papel ni nila kung kinsa man tong mag-benefit sa ato ang study. So since for sure na among your reason why you conduct that research, so therefore maka-identify yun mo kung kinsa na office agency ang maka-benefit sa ato ang study. So mabili lang mo isa sa ila, ha. So mag-secure ta o e-signature or photo during handover sa documents or email. Email photo na. So para maka naalay knowledge ang office na talagang nag-send ta sa ilaha. Then after research payment, so magbayad ta sa cashier o payment. So by the way, ang pasabot ani individually is dili gyud magkanya-kanya mo. Sa una manggod,
ginabayad nila as a whole na 2-7. And then, magreklamo ang student kaya wala pa nagbayad ang iyang kagrupo na isa, kagrupo na duha. So, ginabulag na siya. So, gidivide na to ang 2-7. Kaya kung tulo mo kagrupo nila sa 20, nahasol jud kayo ko. So, really, na mubayad mo kanya-kanya og 900. Tapos si cashier, di po siya mubayad kung kamong tulo kay di mo magsabay og hata og 900. Resibuan mo niya separately og 900-900 pero kaisa asabay mo magbayad. Kana siya. Then kung duha mo 1,350 since kaganina gipangita na ko tong human resource na student kay nag-solo flight siya. So 2,700 gyud to iyahang bayaran siya lang isa. So kung kamo tulo balikon na ko 900 kung duha mo 1,350. Daghang kadiyot lang. Ayun. Na. Then after checking for final, naka-drive na siya, tagaan ta mog drive later na dito na makabutang ang inyong tanan na sana file. Kay aniyon man nato siya. So in short, tipa kay naghang. Okay. So for example, naman ko tayo research for room every usually kay maka-receive dayo mo ha sa final evaluation niyo sa 2 automatic kay mag-create ko ng GC para sa research forum. Tapukon lang tamuan na antod sa managhan mo. So ginatagan ako sa log folder and then i-divide nila into 3 ang ilang folder. So ayan, main folder, appendix 1, appendix 2. So dara siya nakagrupo na ingani, so maghatag ko sa inyo og ingana which is ibutang ninyo ang inyong final na ni siya na papel, final paper gikan cover page hantod references na naka PDF file para dili ma deform. Ang isa is Word file pa siya, so duha ka book ang naa diri, wala pa siya nagbutang since wala pa siya nahuman. Then ang appendix pod tanan ko ted wala pa pud siya nahuman, manang wala pa siya nagbutang. Then documents first, wala pa gihapon sa nagbutang. So muna tagaan ta mo yung ani para mabutang ninyo. Dira na mo magbutang kung humanag yud mo sa inyong papel. Dili kay magbutang mo na isa-isa, no po. Dira na magbutang pag done na siya. So mo nang naay ing ani para kabalo mo, dara siya Word file, print kani folder 1, kani manuscript and Word file, PDF file. Folder 2, maunitanan ang inyong appendix na nakabutang. So nakita po siya kung nakasave ba siya into PDF or Word file or unsa. Then, folder 3, iprint po siya research 1, kanihan to daraa. Then, how to comply. Oh, the same kung unsa ang mahitabo sa unsa nyo pag-comply sa inyong research 1. Kaya lang sa diriana na part is muhapit yun mo sa amua. Kay naman mo'y ipasa sa amua, which is ang CD, then ang drive. So, naatay CD ha. Asa naman CD na kabutangan? CD na duha ka book dara. Duha ka CD, soft copy, nakatong sa drive. So, naatay drive, dara folder 1, 2, and 3. Ihatag lang na ako later ang drive din nyo dito. Ano yung ibutang? Siya. Na. So, then after nara ang font style and so on and so forth, pabasa na lang ko ani sa baba ninyo after mahumanta sa ato ang orientation. So far, by the way, para di ko makalimot, pag naamoy makita sa ato ang page na code, pag if ever mag-enroll mo sunod, meaning sa research 2 na to, ang ato ang subject teacher na po, ang ato ang teacher. So, nag-request namin sa registrar na ang subject teacher is
which is ang advisor sa student is na SLI is specific na code. So kunwari ako ang advisor na ko si Ma'am Love, kay Ma'am Love ko mag-enroll na code. So i-post na mo ang code before mag second semester. So kung na kahuman, kung nakagrado ta sa atong research 1, kung wala man ta nakagrado, pagka second term na pud ana na napud nay ay one semester magud ang research 2. So sa next na pud na sem mag-post na pud may og code sa research advisor. So nana sila specific na code per research 2. So kay since si research advisor 2 naman ang maghatag og kanang grade, dili na po ang office na mo. So but before mo nila tagaan, meaning ma-receive sa ninyo ang copy sa endorsement na mo na nanay signature sa among office, kay naman na endorsement letter. Asa man to ba? Okay pa ha. Ara, endorsement letter. Nana siya endorsement letter na pirmahan na mo. So isa ni siya sa documents na ihatag ninyo, dili pud mo process ang ato ang advice ang research 2 or ang atong subject teacher/advisor pag wala ang endorsement letter. So magpasabot, final evaluation form, research fee, evaluation by the student o kani evaluation by the student sa research personnel na anisa sa ato ang FB page na makuha ang link. Then endorsement letter, tapos form, dili na ni siya. Then kanilang mo lang ni ang copy na need ni advisor. So pwede na ninyo i-submit na sa dean's office. Si dean's office na ang mag-call og attention sa advisor pag naana ni siya. So if ever man nag-submit mo, gidawat tapos wala ni siya perma, dili pud na siya dawaton ni advisor, di siya i-process. So maumagod ni siya ang magpamatuod na nagpasa na gid mo sa amua. So in kaso man na nag-shortcut mo, dili po ko magduwa-duha na mo report ko kung nagbuhat man mo o kababalaghan. Again, basig maulang ni ang rason nga no, dili mo ka-proceed like pre-board, mock-board or OJT tungod na atay kababalaghan na gibuhat. So seryoso ko ani na part, maski pag mag-ask mo sa mga students na nabuhat na kabuang, sila tanan is niagi sa OSA. Dili ko, wala ko nag-joke-joke. So please ko, ayaw ninyo siya, ayaw mong pagbuhat o kababalaghan. Anyway, ang kaning sa kayo na part, during sa inyong research forum, mag-orient pa man ko ani, so mas ma-explain niyo siya further kung malibog man mo ani na part. Sige, naamoy pangutan na students. Kumana ang ato ang concern. Ma'am, isen ba ning recorded nga orientation, ma'am? Kuan, i-upload na lang nako sa YouTube, then pwede niyo balikan. Tapos isend sa nako ha. Balik ang kanisya research files ganina kay nay nangutan na, di ba, kung asa man to. Aha, dara. Nainangutan na kung maka-access ba sila sa email address sa mga faculty. Yes, naaani na drive. Katong labot sa mga forms. Okay pa ha. Nag-loading pa siya. Ay mo ba ni? Pag-iibok mo. Kanina ta. Okay pa. Na may makita, no? So kanina files ang naadara siya ang email address ni faculty asa. Mali siguro kung nabutang. Para. Tepa ha. Student access. Sige, i-post na lang sad na ko ay dili karon ako ihatag. Kaysa ha. Namang ko kuy for viewing lang kay kung tagaan man gud tambog katong ma-download ay pagtagaan tambog ma-edit. Usabon man gud niyo ang form, man luoy kayo ang student na maka-access ba na dili
mali na iyakang content kay na-edit sa student. Sis. Mali kun sa nako ma. Reviewing naman sige. Ma'am Love, ma-edit ni mo akong gihatag sa imo. Kana imo na drive. Sige daw, try daw. Awa, kani. So, tama ni. Kani siya, ma-download din yun ni Tanan, ha? Sabon ako. Oh, editor mo. So, meaning, ma-download din yun ni. Sabon ako ni. Ay, ala ka mali. Kani palihog ko pag nakuha ninyo ni na access i-download dayo ninyo tanan ang files. Aha. Tapos ana siya o kani. Ay, ah, pa. Ay, ano po. Ana, transfer sa anak ko ni. So, makita na ninyo ang email address ni nila faculty na naka-excel siya, Dara. Tapos sa CDDI, mo ni siya, which is mo. Palihog lang ko kay naman kung iba na program. Ay, butang diri kay subject. Dili, kung unsa ang inyong program. Ibutang niya subject na pag-i-code. Then, kung unsa ang color sa inyong program or department or college, kana siya ang ibutang kay last time, makareceive ko og education siya. Nagamit og orange. Engineering, nagamit og violet. Dili, kay mag... Ang purpose man po, ako siya naka-color coding para at least si library po kun, dili siya ma-segregate niya according to program sa mga pong office. So, i-color siya. Then, dili subject ang ibutang diri kung dili unsa ang inyong course or program. Then, pangalan ninyo, full name. Dili kay abbreviation. RJC. Or na po yun kay Kauba RJ, ipausabay at yun ako. Ha? So, kana siya. Then, pag magpasa ta, mo ni siya ang ato ang sudlan sa ato ang copy. Sa atong e-copy o soft copy, dara. Plastic folder, kani. Ibutang lang, dara. Ah. Then, dara ang manuscript guide, dara tanan. Kani tanang forms is na adari apa. Download ko ani as early as now. Kay nay ubang sudyante mga avatar ipang change na nila kana ko siguro kay namali pare ani maguol ko kay ni access si Mr. Jumuel sa tana wala niya ni na change murag na change na siya kay nag drive naman so mo na siya ang ako ang ginakahadlukan so please ko ha pa-download dayon ko ani karon paghuman nato. Balik na kong hatag ang drive. Ang isa, kuan lang na siya. Ang isa kay kanang group number lang to siya. Ma-edit lang na ko. Ma-edit ko lang. Edit ko ang in. Okay. Sige, ang isa na kay kuan ha, ma, kaning per naka per program kay makita lang ninyo inyong group number at the same time kung kinsa inyong research personnel. Kaning isa ka drive is tanang forms na naay concern ang research office kani siya plus ang guide which is kani. Kuha ta student na access na po ba nakuha copy paste sa lang copy man paste man download dayon. Sige, napatay concern, questions, clarification, student. Sige, i-download na ko sa YouTube dining ko ano to ha, recorded. Ma'am, we all have old active email thread po since research 1. Since G-Zone 2 naman, may mama change po ba? Katong old students, na anong na may old students? Old po kayo. Ah, nagkana-kana sa mo nag-enroll of research 2? Mr. Michael. This kwan po ma'am Sam. Sam? Nag-enroll og research 1 yes, last year. Research 1 last year po ma'am. Oh, dili mo appeal ani. Ang appeal ani is ang mga katulang
nag-enroll og research one sa first sem, sila lang po ang naay changes sa guidelines. Kamo is as is mo kung unsa tong guidelines last school year. Munang wala gid na mo that's the reason nga nung wala na mo gi-post bantog di ay na ako'y makitaan like si Autumn which is last year pud din nag-enroll again ha kani mga nanulod I do not know nganong nakakuha mo access ang kani siya na guidelines or changes kay ang applicable lang ani kay ang nag-enroll sa research 1 school year 2021 to 2022 kung nag-enroll man ta og research 2 school year 2021 2022 still the same po ang inyohang guidelines katong nag-enroll mo research 1 school year 2020 to 2021. Walay changes sa inyo. Ang email thread gihapon ninyo kay katulang gihapon dati. Wala na magyud to siya na follow kanang nagkabuang na magyud to. Kato na siya as is where is na to ninyo unsa man to ang inyohang naandan ato. Except sa nag-enroll karon na research 1 which is under ka Ma'am Arbes. Ang human resource na isa kabuok na student kay Ma'am Lalay, then tourism student na tulo kabuok na section, if I'm not mistaken, under kay Sir Alimar o under sa AKUA. Duha ka section na hospitality student under sa AKUA. Tanan ni sila is nag-enroll of research 1 first semester, first term. Kamu, kadi siya na guidelines or orientation para ni sa inyo ha. So klaro to, do I understand sa katong mga old students, okay lang nag-attend mo pero dili gud ni para sa inyo ha. So napatay other pangutan na. Ay, sige, okay lang po sir. Okay lang sir. Sige, napa po ba other concern na student? Thank you kay sir sa pag-attend sir. Sige. In kaso man na naagyud mo'y, thank you masa. If ever ha na naagyud mo'y clarification tapos dili mo gusto na sa email thread siya na ma-address, pag email niyo sa kuha sa RPC Zone 1, wala na, concern. Ang subject niya is concern. So, gina-entertain ako na. Subject is concern. So, gina-replyan na ako ang student, for example ha, na siya ay gina-attention lang ko. Like sa kanang sa PICAS na ko na email katong RPC Tagum is again sa kanang hospitality accounting katong naka-separate viewing lang po siya di na niyo ma-download. Viewing na siya kay na ay nag-change ka ganina kay dihilabtan. So gi-change na ko into viewing. So butang na to RPC Zone 1 concern. Manandaraa. Concern. Hi, Ma'am Hazel. In ani, Ma'am. Blah, blah, blah. Ma'am, pwede mi magpalihog, Ma'am. Patabang mi, Ma'am B. Wala pa po. Nag-reply in ani. Blah, 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 blah. So, unsa man na inyohang concern, separate lang. Kung nanamoy gibuhat na email thread na concern, mas better. Dito lang ta always. Padili kay kudaghan og email thread. So, dito lang mo always mag-drop sa inyong concern. So, drop lang. Walay problema. Open man ko for assistance or sa mga assistance na need ninyo. Uha ta? Sige, unsa pa kaya ang other concern? Alan, atay attendance for a while. Salamat sa pag-remind. Atay attendance. Ma'am, kanina naman attendance no research for faculty ang nakabutang, Ma'am Love. Ah, naalan sila. Basta kay kanina, right? So. Okay. Asa na to? Chat box. Ara na ang attendance na to. Salamat, Mr. John, for reminding. So, attendance po para sa karon na orientation before mo mag-leave. If ever, wala nag-concern. Tapos, balik ko na ako. Ang recorded, ma'am. Paguman, ani na orientation, i-drop na ko sa pag-email nyo sa ako kay tagaanta mo recorded na email address, di ba? Mag-email man mo sa ako sa katong sa inyohang documents for title evaluation, katutana na documents plus kato nakasisi na ang inyohang panel 1, panel 2 and advisor panel 1.
Then, sabay itong document sa inyong title evaluation. Pag na-upload na nako ang orientation sa YouTube, taga-anda yung tamuog link. Ihatag na ko sa inyo sa email thread. WhatsApp? Opa. Sige. Excuse me, ma'am. Pwede niyo magpa-check sa among title. Kinsa ni Salaba, student na ko ni? Yes, ma'am. Oh, separate po tayo orientation ni. Ah, sige po, ma'am. Sige, mag-message ko sa we asa na email sa kuan nato sa to ang email later ta mayang gabi after sa orientation after 3 p.m. or 4 p.m. pamanggod di pa ko ka-access sa akong email trend 100 plus manggod mo na student so kailangan na kog Zoom account. Sige, sa akong students mag-email ko later the same access pero after na po sa orientation sa afternoon ta mag-resume sa ato ang defense basta mag-email ako sa inyo ha sa paper. Sige, napabay other concern ang aside sa ako ang students na HMNTM. Sige, I guess wala na. If ever, wala na. Yes, Miss Huit? Ma'am, good morning po, ma'am. Ay, ma'am, kanang, di magod kay maklaro, ma'am, kay nagdintar ko, ma'am, baka nang, unsa sa ito, isisi na mo, appeal po ang advisor na mo, ma'am. Kon, Miss Huit, Huit is mag-umang ka, no? Oh yeah, dili dai kasi Alma kanina. Miss Huit is the nag-enroll ka first semester school year 2021-2022, tama ba ko? Yes po. Yes, na CC po ang I mean 2 na lang atong gamiton instead CC ha 2 student researcher email address, advisor panel 1 and panel 2. Then dira na mo na siya ang inyong official email trend hantod mahuman na po ang ato ang ato ang research. Okay po. Sige. Thank you, ma'am. Sige. Na ako, again, if okay na po tayo, pwede na tayo mag-leave sa akong students. Kay mag-announce lang ko later para mag-update ko sa inyo ha. Tanan ako na students is dapat mo solod later. Mga 3 p.m. siguro na. Moment si sir. Sige na. Apabatay other concern. Sige, thank you everyone.